Professor Malu Alcid. Mm. Siya po ay professor ng Department of Social Work, College of Social Work and Community Development sa UP Diliman. Mm. At dating presidente ng National Association for Social Work Education, Inc. Ang dami nakikinig sa atin yung partner ng mga social workers. Speaking of mining, kung i-coconnect natin ito, binabantayan din nila yan. Mm. Oh, dahil nga sa mga affected communities. And yun, ang unang-una ho nating issue dito, kagaya ho nabanggit nating tanong sa inyo kanina, gaano ba kahalaga na busisiin natin o sisain natin ang profile na magiging hepe ng DSWD? Ito po isa napipintong partner na sinasabing pag-appoint sa isang army chief. Retired. Rolando Bautista. Ayun, isama natin sa ating kwentuhan ngayong umaga. Professor Alcid, magandang umaga po sa inyo sa programa po ni Manong Ted Filon. Si Ricky Rosales po ito at si Jean Castañeda, ma'am. Hi, magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng inyong tagapakinig. Opo. Good morning, Prof. Unang-una, Prof, ano bang position po ng inyong grupo dito sa, well, hindi pa naman formal, ano, pero napipintong appointment po ng isang retired general sa DSWD. Oo. Nagpalabas kami ng aming statement of concern kahapon. So ito yung posisyon ng kaguruan ng aming departamento. So may pagkabahala na isang military general ang magiging kalihim ng DSWD. Opo. Siya ay kilala sa kanyang mahusay na paggampan bilang isang counter-insurgency, counter-terrorism expert. So ang tingin namin, magagamit niya ang kanyang karanasan, ang kanyang kagalingan sa mga usaping may kinalaman sa militar. Mm-hmm. Hindi ba? Sa counter-insurgency o counter-terrorism. Mm-hmm. Hindi sa usaping pang-social welfare o kagalingan ng publiko at usapin ng pangkaunlaran. Opo. Magandang pagkakataon na rin ito, Ma'am Malu, na masabi po ninyo kung bakit po ba? Kasi ang naging reaction dito ng, halimbawa, ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na bakit naman? Kami naman mga sundalo ay pwede rin maglingkod sa gobyerno. Mm. Capable din naman kami. Wala ba kaming karapatan? So, yun ang tanong eh. Ano ba nature ng trabaho ng social worker at maging hepe ka pa ng mga social worker sa ganitong larangan, ma'am? Magkaibang-magkaiba ang kultura ng sa militar at sa social welfare and development. So yung nabasa ko yung binanggit ni DND Secretary Lorenzana. Mm. So inisip ko, ano kaya ang reaction nila kung isang social worker ang mag-head ng DND o ng AFP, di ba? Mm. So ano tatanggapin ba nila? So ang pinagsisimulan namin ay ang government bureaucracy dapat ang mga pinamumunuan ng mga sibilyan na ang credentials angkop doon sa gawain ng ahensyang kanilang pinamumunuan. Ang DSWD ay binubuo ng mga frontline workers, no? So ito ang ahensya na pangunahing nag-develop, nagpapatupad ng mga programa at serbisyo na may kinalaman sa social protection, sa paano tutugunan ang mga crisis intervention responses, mm-hmm. no, sa mga samasang Pilipino. Mm-hmm. So ang madalas ito ang lifesaver, ang lifeline, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng oportunidad para magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng mga ang tawag nila mga pantawid na serbisyo o di kaya yung mga mapagkalingang serbisyo at mga may kinalaman din sa edukasyon, pagpapaunlad ng buhay, ng kalidad ng buhay ng mga tao. So yung counter-insurgency, counter-terrorism, medyo malayo at taliwas doon sa aming ginagawa. Lalo na yung sa usapin ng, obedience. Sa military, malaking premium ang binibigay sa obedience. Sa social work, sa social development, mahalaga sa amin ang critical thinking. Yung madalas sabihin ng military na subversibong pag-iisip. So nandyan yung edukasyon, yung pagmumulat sa mga tao, sa kanilang mga karapatang pantao, sa kung bakit sila naghihirap, kung anong ugat ng kanilang kahirapan, nandyan yung paghikayat na maging palatanong at maghanap ng iba't ibang mga
kasagutan sa kanilang mga tanong na hindi nang gagaling sa nakatataas. Prof, nauna na pong sinabi, Prof, no, ni Senator Lacson na unfair naman daw na nag-discriminate, no, itong si General Bautista. Dahil ang importante daw ay yung public service, yung reputation, yung karakter ng tao. Iba naman ang larangan ng kaganyang kagalingan. So mag-a-appoint ka ba ng hindi doktor sa Department of Health? Mag-a-appoint ka ba ng hindi military person sa DND o sa AFP o sa PNP? Mm-hmm. Hindi ba? So hindi ito usapin ng diskriminasyon. Usapin ito ng pagtatalaga ng tao na may tamang credential sa ahensya na kaniyang papasukin. Okay. So, Prof, ano ang talagang kinatatakutan po ng inyong hanay kung sakali na formal pong maitalaga ang isang retiradong general, hinubog na kulturang militar, sabi niyo may obedience. So, ano ho primarily ang kinatatakot po ng inyong grupo? Yung pangamba ay nanggagaling doon sa iba ang kaniyang tradisyon, iba ang kultura na pinanggagalingan ng organisasyon na kaniyang pinanggalingan at hindi swak o hindi angkop doon sa kanyang bagong larangan na papasukin. Ikalawa, yung binanggit ko, usapin ng critical na pag-iisip. So may mga NGOs, may mga people's organizations na maaring pagsuspetsahan na subversibo at maaring maging basihan ng discrimination at marginalization at pagtukoy pa nga, pag-label na subversibo kapag meron kang military person. Kasi nandiyan ang maaring may suspecha na kung hindi ka masunurin sa loob ng ahensya o sa mga programa ng ahensya, pwede kang sabihin na subversibo ka. So ayaw namin ng ganitong may pangamba sa hanay ng mga tao na o, mga organisasyon na pinaglilingkuran namin. Pangatlo, nandiyan yung yung isang panghuli namin na parang marami naman na social development practitioners na pwedeng i-appoint na secretary. So bakit tayo kailangan pumili ng isang general? At so bigay mo kay Juan ang para kay Juan, hindi ba? So ilagay mo siya sa kung saan siya magaling. Prof, anong balak gawin ng inyong hanay? Dahil mukha namang desidido na si Pangulong Duterte at lagi naman niyang sinasabi na mas gusto niya ang mga miyembro ng military no? Dahil daw, you know, they get things done. Yung mobilization. They get things done. Pero dahil sa takot yun o kaya dahil sa dinidisiplina na may sanction ng kapalit, di ba? Pero yung buod ng social welfare, for instance, maaaring mawawala yan in the process. Kasi sa aming trabaho, importante ang proseso, pati yung resulta. Anong balak nyo gawin? Kayo ba'y magra-rally, di ba? Kayo ba'y mga tsaka, social workers? Tsaka bago yan, partner, at hindi rin po kayo naniniwala na kumbaga halimbawa, isang retired general, pero i-orient natin. Prof, talagang dapat sa inyong hanay. Kasi mahigit tatlong dekada ang karanasan niya sa military work. May puwang naman na pwedeng magbago, pero parang maliit yon kasi ito na yung nakasanayan mo, di ba? Okay. Ito na ang nakinagisnan mo at mahirap mo agad-agad talikuran ito. May puwang naman na pwedeng magbago, pero malaking parang suntok sa buwan yon. Kasi baka sabihin judgmental. Wala naman problema sa pagiging judgmental kung ito ay may pinaghuhugutan, may batayang, di ba, may ebidensya ka, at may critical na pananaw. Okay. Kaya ang tanong ko nga lang sa mga nagsasabi niyan, ilagay mo ang isang social worker sa AFP, sa DND, sa PNP. Ano rin ang kanilang reaksyon? Right. Wala kaming kasanayan sa counter-terrorism. Wala kaming kasanayan sa counter-insurgency. Di ba? So iba rin ang kulturang daladala namin. Kaya tututol din sila. So ang aming gagawin, mula sa inyong grupo. Pwedeng, may mga professional organizations na hindi pa nagpapahayag ng kanilang posisyon sa usaping ito. So nandiyan yung pag-uusap at baka makikipag-dialogo sa mga tao na nakapaligid kay Pangulo. Para ipaabot ang aming sentimiento. Okay. At sana irespeto naman. Kasi kahit nung panahon ng martial law, hindi nagkaroon ng general na nasa
DSWD. Mm-hmm. At yung isang palang pangamba namin na yung patuloy na parang may trend towards militarization ng bureaucracy. Mm-hmm. May sa ulat ni sa position paper ni dating DSWD Secretary Judy Tagiwalo, binanggit niya na kung sakali pang-anim na po na appointment ng isang retiradong general sa civilian bureaucracy natin. So, right. Siyempre, sa atin, dumaan tayo sa panahon ng martial law, lahat, maraang military institution, humihiwalay pa doon sa perception ng tao na may mga abuso, may mga karapatan pantao na mga paglabag sa karapatan pantao. Tapos ngayon, sila ang ina-appoint sa mga civilian agencies, no? Okay. Kaya nandiyan yung pangamba, ano ba ito? Tayo ba ay unti-unting nagma-martial law? Oh, Prof, meron lang kung mga nagte-text dito, no? Kasi daw, ang mga social workers or karamihan sa social workers, medyo mga leftist. Eh, alam naman natin, kalaban ng leftists ang mga ang rightist. Militar. Oo, so ano bang reaction nyo dito? Yan ho ang pagle-label na. So, hindi naman ho kalakhan ng social worker ay makakaliwa. Uh-huh. Ang tinuturo namin sa mga estudyante ay ang mga values like respect for the inherent worth and dignity of every person. Nandiyan ang human rights, nandiyan ang social justice. Na ibig sabihin, sa isang lipunan na may sobrang mayayaman at nakokaunti sila at napakarami naman na mahihirap, nandiyan yung pagtatanong, paano ba magkakaroon din ng oportunidad yung mga taon na hindi lang tataya sa loto, ano, para umunlad ang kanilang buhay. Kaya kung ito ay subversibo o leftist o di leftist na ang pagtuturo namin, pero ang sinasabi namin, hindi ito makakaliwa. Ito ay isang pagtindig ng mamamayan na may malasakit sa kapwa-tao, na hindi lang pag-unlad mo ang iyong iniintindi, kung hindi yung pag-unlad ng iba pang tao sa ating lipunan. Okay. Prof, well said. So abangan ho namin yung magiging dialogue. Nahingin po ninyo sa Pangulo, ma-air din ninyo ang inyong concern kung sakali or sa mga sabi ninyo, mga nakapaligid po sa kanya. Prof, salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Ang mga, Prof, ang mga social workers kasama si Dr. Lolit Pablo ay ng CEU Manila ay naka-monitor po sa atin. Alright, maraming salamat. Thank you, Prof. Opo. Yes. Professor Malu Alcid, Department of Social Work, College of Social Work and Community Development ng UP Diliman, at dati din hong president ng National Association for Social Work Education, Inc.